Sinasabi niya, hindi raw bibigyan ng prangkisa permit. Ito yung permit ng NTC. Di ba? Kasi ano ito, executive itong NTC. Sa madalit sabi, under yan ng presidente. Di ba? NTC. So kahit na magkaroon ka ng prangkisa, eh hindi naman bibigyan ng NTC. Yun ang gagawin niyang utos. Ayun ang ibig sabihin yan. Aba yung ibig sabihin niyan, baluktutin, babaluktutin niya yung rule of law. Eh, tatanong ng iba. Eh, hindi, sabi. Hindi ba sabi ni Presidente Digong nyo eh, hanggat hindi nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, bibigyan ng permit kung magbabayad ng buwis. Eh parang sinasabi dito, may utang. Hindi ba? Oh, yun ang dahilan para hindi pabigyan ng permit sa NTC. Kasi kung sasabihin mo na binigyan ng prangkisa, pagkatapos hindi mo bibigyan ng permit sa NTC, abay, pagbaluktot yan. Ah, sa rule of law. O, dyan sila magaling eh. Yan ang lagi nilang ginagawa. Dahil sa katotohanan, mga kaibigan, kay yan ay ayaw mo dyan, kay suklam ka dyan, eh hindi mo pwedeng gamitin ang sarili mong emosyon. Ha? Para lang pagkaitan ang kahit sino. Kasi pag pinayagan mo yan, ha, pinapayagan yan, yung ganyan, na ginagamit ang kapangyarihan, eh kahit sino pwede na. Di ba? Kahit sino pwede nang gawin yan. Ba hindi? Eh hindi pwede yun. Bakit? Kasi po, pag nabigyan ka ng prangkisa, ano ibig sabihin nun? Ha? Eh ang ibig sabihin nun eh, pasado ka. Di ba? Sa hinihinging requirement o requirements para ikaw ay magawaran ng Kongreso ng prangkisa. Kasi lahat ng katulad niyan, meron niyang mga tuntunin. Bakit ka ba mag-a-apply? Pag nag-apply ka, hindi basta, oy, gusto ko magkaroon ng prangkisa ng ano, communications, radio, television, franchise. Bibigyan ka ba kagad? Hindi. Ang proseso, kailangang masunod mo yung mga sinasabing requirements para ka magawara ng prangkisa. Yun lang naman eh, mga kaibigan eh. Lalo ang ABS-CBN, napakatagal na yan eh. Hindi ba? Oh, tayo nga eh, sinasabi ko sa inyo eh, marami akong mga napupuna. Hindi lang naman sa ABS-CBN, pati yung isang network eh. Mga katarantaduhan. Pero, hindi yung dahilan para tayo ay sumang-ayon sa pagbaluktot ng rule of law. Ha? Hindi natin dapat payagan yon. Kaya nagkakalechi-lechi itong bansang ito eh. Bakit? Kasi, nauuwi sa kung sino gusto mo eh. Eh gusto ko to eh. Si Digong nyo. Ah, ganun ba? Oo. Katunayan, kahit na baluktutin pa niya ng rule of law, baluktutin niya ng batas, bay gusto ko yan eh. Oh, edi malelechi itong bansang ito. Kaya sinasabi ko, hindi tayo pwedeng manatili na tayo'y Marcos, hindi tayo pwedeng
habang buhay ay Aquino? Hindi bali sana kung may tatakbong Aquino. Oh, ano ba track record nito? Tignan natin. Kahit sino pa sila. May karapatan naman sila lahat tumakbo eh. Pero tayong mga butante, hindi tayo dapat magbase ron. Dapat nakabase tayo sa pagpili sa kanila sa mabuting track record. Mga kaibigan, katulad ngayon, may mga presidential na lumulutang. Sino pipiliin mo dyan? Paano kang pipili? Dahil paborito mong boxer, si Pacquiao, mapapatakbo ba niya gobyerno? Yun ang tanong. Eh kung ito eh, itong administrasyong ito, namumuno, pinaglamamalaki pa, piskal siya dati, naging matagal na mayor. Eh ba't nagka-leche-leche bansa natin ngayon? Eh yan pa, hindi naman sa pinangungunahan natin. Eh alam naman natin ang track record ni Pacquiao. Hindi ho ba? Alam naman natin ang kapasidad niyan. Kung hanggang saan lang yan. Ni senador nga, hindi dapat yan eh. Kaya lang siya na nalong senador dahil maraming ugok na ang pinagbabasihan sa pagboto ay sikat si Pacquiao eh. Nagdala raw ng karangalan. Aba, hindi kwalifikasyon yun. Kasi iba ang kwalifikasyon ng boxer kaysa sa presidente. Sa boxer, kailangan magaling ka sa suntukan, di ba? Mabigat ang kamay mo, kamukha ni Pacquiao. Oh. Eh pag presidente ka, kailangan mo ba magaling ka sa boxing? Ha? Aba, hindi. Lahat yan, may balansi yan eh. So, ngayon, babalik tayo sa ABS-CBN. Ano ibig sabihin nito? Di ba yan eh, tahasang, ano na yan? Pagsira na sa rule of law? Bali ba sila, nakiki-rule of law sila nung una, di ba? Oh, ngayon, ang sabi, hindi raw papayagang mag-operate kung hindi makapagbabayad ng buwis. Jesus Mar Joseph, doon mismo sa ginawang pagdinig ng Kongreso sa prangkisa kuno, pagdinig kuno, eh ano yung persecution yung ginawa nila ron eh. Di ba? Hindi naman ang pinag-uusapan doon. May buwis ba kayong binayaran? May utang ba kayo? Hindi eh. Ang pinag-uusapan doon, franchise hearing yun. Mag-hearing kayo kung may mga, kung kompleto sila sa hinihinging requirements para magawara ng kwan, ng prangkisa. Ngayon, sinasabi mo, kung hindi magbabayad, dun mismo sa hearing na yun, eh BIR mismo ang nagsalita na ang ABS-CBN walang utang. Number two, yung tax issue, hiwalay yun sa franchise issue. Ha? Magkaiba yun. Kung sila, iniimbestigahan mo dahil sa hindi pagbabayad ng buwis, eh yun ang pag-uusapan nyo ron. Di ba? Puro hindi sa ano yung mga hindi binayaran buwis. Eh, binanggit doon eh. Pinatawag yung BIR officials, di ba? Ano sabi nung BIR officials? Abay, wala hong utang eh. Ang ABS-CBN eh. Kayo lang nagsasabing may utang eh. Baka namang kinokotongan nyo. Si Kapersi Lapid, umabanat. Lapid Fire. Eh baka naman hindi buwis ang talagang pakay ninyo. Di ba? Kasi imbento yan. Nag-iimbento ka ng hindi totoo. Ano ibig sabihin nun? Sinungaling ka. Ha? Presidente ka, nagsisinungaling ka.
Alin, sa Japan, Amerika ka magsinungaling. Kahit hindi ganyang kalawak ang kalaking kasinungalingan, ala ka na, habang buhay ka na, magsasaper. Ha? Finish na ang iyong political career. Tapos ka na. O, mga kaibigan. E ba mo sasabihin hindi nagbabayad? O dapat magbayad? Ano babayaran? E sabi ng BIR, wala eh. Yan mismo dun sa ginawa nilang hearing kung investigation o ano pa man yun. Ha, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, kung ang issue, lahat ng katarantaduan ng ABS-CBN ang pag-uusapan natin, ba'y mag-usap tayo tungkol sa mga katarantaduan doon sa Channel 2. Diba? Sa impilan ng radyo nila. Oh, naglalagay kayo ng baklarong kabayong akala mo kung sino. Diba? Nanlalait ng mga tao. Oh, diba? Mga kaibigan. Oh, kung sino-sino, diba? Marami niyan. Gumagawa kayo ng mga show, ng mga contest, puro lutong makaw. Gagawin mo, kung sa programming ang pag-uusapan, ha? Gagawa ka ng singing contest, eh, siyempre, ang kasali ro singer, di ba? Tapos, ang magja-judge sa'yo, hindi naman marunong kumanta. Ha? Pagpaumanin ninyo, anong karapatan ni Karil? Di ba? Anong kay? Hindi nga. Maring magalit kay sa akin. Pero anong kay? Eh, product lang ng ano yan eh. Na accommodation eh. Di ba? Tapos ikaw mag-judge doon, gagaling kumanta? Halimbawa, si Ray Valera. Eh, dapat to si Ray Bolero eh. Mga kaibigan eh. Singer, composer. Pero ang i-judge mo, hindi naman composer eh. Di ba? At ang i-judge mo, mas magaling kumanta sa'yo. Yung kanta mo, nakakanta nung contestant eh. Pero yung kanta nung contestant, o paraan ng pagkanta ng contestant, hindi niya kayang gawin yun eh. Paano ka mag-judge? Di ba? Dapat yung mga medyo tabi-tabi muna kayo. Lalo sa, yan, alam nyo, pinakamahirap na larangan yan. Ha? Maging judge ka sa kantahan. Kahit na ikaw ay professional musician or singer. Mahirap yan eh. Kasi ang mag-a-appreciate dyan, publiko eh. Kaya nga nakita ninyo, di ba? Dahil sa pangungunsinti nila, para sila maging kwela, eh siyempre, negosyo yan. Kailangan nilang haluan ng katarantaduhan. Pero, ginagawa niyong kawawa yung mga tao. Di ba? Sinabi niyo, singing contest yan. Pagdating ng finals, ang mananalo, yung malungkot ang buhay, ang kasaysayan ng buhay. Abay, dapat sa drama yun. Yun sinasabi natin. Dapat ihiwalay mo. Gusto nyo pala ng drama, di gumawa kayo ng programa, tawagan nyo yung publiko na lumahok, lahat ng may malungkot na buhay. Eh, mas marami yun. Mas marami nakakaiyak doon at nakakaawa. Eh, ba't mo isasali yung nakakaawang buhay doon sa contest? Hindi ba? Nang kantahan. Eh, nung maliit ako, naririnig ko mga sa radyo pa noon eh. Ang Reyna ng Beaks. Yan. Yan, palungkutan yun. Sino yung pinakamalungkot ang buhay doon at umiiyak, ha? Nakakaiyak. Eh, yun ang mananalo doon. Reyna ng Beaks. Yun ang pamagat noon. Kasi sponsor nila yung Beaks Vaporub. Mga kaibigan. Oh. Ganun ho eh. Yun talagang drama. Ngayon, eto ha. Pero hindi po ako, hindi natin dapat isali.
Kaya dito ngayon, mabro lang nangyayari, di ba? Nagtataka kayo? Sa social media, napakaraming walang hiya na troll. Di ba? Mga animal. Ha? Mga walang turing. Bagay, nasa Biblia yan eh. Yan ang magiging klase ng mga tao ngayon eh. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, walang hiya. Kaya, akala ng marami, hindi kayo napapakinggan ng Diyos yung dalangin, yung pagluha, pagtangis ng mga naaapi. Hindi ho, alam ng Panginoon Diyos yun. Kasi sinabi na niya yan eh. Nasa Biblia yan eh. Na darating ang panahon eh. Ang mga aapi sa inyo, yung mga nasa kapangyarihan eh. Mga makapangyarihan. Yan ang mga aapi. Hindi nila tatanggapin sila yun. Di ba? Hindi nila tatanggapin. Tuloy-tuloy yun dahil nakikinabang sila sa pang-aapi nila. Mga kaibigan. Oh. Di ba? So, nawawala na yan ang konsensya. Nawawala na ng pakiramdam. Daig pa na iniksyon na ng pampamanid. Mga ganyan ang magiging ang isang tao na nasasanay sa kalukuhan. Hindi niya nakikita na nababasa ang kanyang sarili. Oh, hindi nila alam lahat ng kasama ang ginagawa nila. Sinabi na yan eh. Masama yan, mangyayari, ganito, ganon. At sila gumaganap ng papel na yon. Oh, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, hindi deserve ng mga Pilipino ang mga magagaspang nakuan na public servants. Tama naman yun eh. Ito ang batas. Sinasabi niya. Ewan ko kung binanggit niya kung anong batas ito. Sabi niya, lagi naman. Kaya tayo nagkakaganito eh. Kasi walang acceptance ng kakulangan. Ha? Nasa denial stage lahat eh, mga kaibigan eh. Dito, mga kaibigan, kung may pinanggagalingan ng kabanalan, dito sa Pilipinas yun eh. Ang daming banal dito sa gobyerno. Simulan nyo kay Presidente Digong nyo, hindi pa nagkamali yan. Mga kaibigan, walang nagkakamali dyan. Ha? Ultimo sa mga animal na official na kasama niya, di ba? Pero sa akin lang, sabi ni B.P. Robredo, kung kailangan magdepensa, magdepensa. Pero yung klase ng pagdedepensa, parang yung nakakalungkot. Kasi ito na ba yung klase ng public servants natin? Di ba? Yung mga pahayag na nagmumulaki Mantika, Arrogante, Roque. Di ba? Wala ho eh. Hindi binanggit dito kasi ni Vice President Lenny Robredo na yung pakikitungo ng maayos, ha, pagsagot ng maayos, hindi yung akala mo kung sino ka, mayabang, ha, wala kang karapatang gawin yun. Bakit? Nasa batas yun. Yun ay nasasaad sa Republic Act 6713 na kung tawagin ay Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Yun yung pamantayan. Nakalagay yan dun. Kung paano mo
pakikitunguhan. Katunayan, pwede kang idemande, di ba? Ng violation of Republic Act 6713 kapag ka mali, hindi wasto ang ginawa mong pakikitungo sa publiko. Dapat maayos kang nakikitungo. Nasasaad dyan sa batas. Tama si BP Robredo, kahit hindi niya binabanggit yung batas, eh tama yun eh. Ha? Alam ba ni Tito Soto yan? Naku po, yan yung mga taong ano eh. Kung makapagsalita, akala nila. Ha? Ganyang kaliliit lang ang tao. Mga kaibigan. Ah, ebe no, eh, yan o, paliwanag niya. Kasi ito si Roque. Ah, diba, sinabi ni, merong pinagbasihan si BP Robredo, diba, tayo yung 32nd among countries worldwide in terms of total COVID-19 case count sa bilang ng may kaso ng COVID. 45th in terms of the number of active cases. Pang-45 na may aktibong bilang ng mga aktibong kaso. At tayo ay 134 kung ang pag-uusapan naman kaso per 1 million population and 72nd in terms of case fatality rate. Oh, mga kaibigan. Yan ang paliwanag ni Roque. Siguro kinuha ni Roque yan doon sa WHO. Eh matagal na yun eh. Isinabi ng WHO eh. Pero may latest na kwan, di ba, na kinagalit nila, kaya nila sinasabi yan. Kasi merong sinabi si, merong binanggit si Vice President Robredo na yan ay hango naman doon sa isang report na pagka hindi ayon sa kanila, ayaw nilang tanggapin eh. Pag hindi pabor sa kanila eh. Pag-aaral yun, study yun eh. Diba tayo ang pinakakulelat pagdating sa pagtugon laban sa COVID-19? Sinabi yan ng study. Kasalanan ba ni Vice President Robredo yun? Tapos kung sagutin itong hayop na to, akala mo na nahalal siya. Hangal ka, hindi ka naman nahalal. Isa kang hangal. Diba? Hindi ka naman elected eh. Kung makapagsalita ka, akala mo tauhan mo si Vice President Robredo eh. Hindi ba alam? Second highest official of the land, si Vice President Lenny Robredo. Sana totoo, positive ka, no? Na-expose daw. Sana mag-positive ka naman. Positive sa mga pagsagot, hindi sa COVID, di ba? Dapat mag-positive kayo. Eh, negative kayo eh. Nega. Ayan po. Ha? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tuloy.
iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Bawat kaibigan na totoong tayo.